i-share ko na naman sa inyo kung paano ko ginagawang aking pat sabli. Gagawin natin itong sabli na cookies. Papakita ko sa inyo kasi ito yung paste, ito yung donut, ito na. Ang dami-dami nating magagawa. Ito din yung ginagamit ko sa pie at sa maraming cookies. Ang kailangan lang natin is 200 grams na butter na soft na yan siya. 400 grams na flour. All-purpose or cake flour, it doesn't matter. 100 gram na powdered sugar. 1 eggs. And vanilla powder or vanilla extract, it's the same. Half teaspoon lang yung ilalagay natin na vanilla. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Ito yung ating butter na soft na yan siya. Tingnan nyo. Lagay natin yung ating 1 egg. Hugas na yan siya. Half teaspoon na vanilla powder. Pwede rin naman yung vanilla extract. 1 teaspoon na orange blossom. Ito yun. Pagkatapos, haluin natin yung kamay natin na hugasan na. Hugasan mo lang at i-dry. Tapos ihalo natin yan kasi kailangan natin siyang ihalo ng kamay. Pag na ganyan na siya, pwede na natin ilagay yung powder sugar. Ilalagay na natin yung ating powder sugar. Saglit mo lang siyang ihalo. Ganyan lang. Tapos ilagay na natin yung ating flour. Huwag mong ilagay lahat. Mag-iwan ka ng kunti. Titingnan natin kung kailangan natin siyang i-dagdag mamaya. Ang paghalo nito is ganun lang. Huwag mo siyang i-overmix na parang nagmimix ka ng dunang tinapay. Kailangan light lang. Magaan lang yung kamay mo sa pagmimix. Parang ginagawa mo lang siya para talagang maghalo lang yung harina sa butter natin. Hindi mo siya kailangang iganong-ganon. Napaka-light lang talaga. Ayan, nakita nyo, sticky pa siya. Iubos natin yung ating harina. Pagkatapos natin ito, i-rest natin siya ng 5 to 10 minutes bago natin siya gawing sabli. Or bago natin siyang gawin na cookies, ganyan siya, okay na yan. Nakikita nyo lang sticky yan, pero mamaya pag na-rest na yan siya, magiging okay na yan. Takpan na lang natin ng plastic at i-rest natin ng 10 to 5 minutes. Ganyan lang kadaling gawin yung ating patsabli ngayon. Lalagyan natin siya ng plastic wrap. Takpan natin siya. Na yung ating patsabli. Ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano natin siya gagawin. Itong tinakip natin yung plastic. Gagamitin din natin yan. Ito siya. Pukuha tayo ng kunti. Ito lang. I-flatten mo siya konti. Tapos, sarangin. Ito yung aking ginagamit na pangkat ng sabli. Ganyan, pag na-flat na natin yan, pag nag-roll tayo, one direction yung dapat. Kung pababa ka, pababa ka lang. Pero pwede mong iikot ito. Pinaka-plastic na yan, pwede natin siyang iikot. Ikot mo rin siya ng ganyan. Kailangan natin siya ng manipis, pero hindi naman ganun kanipis. Ayan.
Tignan mo, parang medyo kulubot siya dyan. Iganon mo lang siya ng kamay mo para mag-plain siya. Yun, nagkukulubot siya. Iganon mo lang siya ng kamay mo. Yan, tinayan siya. Ika-cut natin using ng cutter natin. Hanggang natin ito nasa up niya na part. Ito na lang yung naiwan. I-cut natin siya dito. Kita nyo yung pag-cut natin. Tapos sa pagtanggal, kasi naka-plastic yan, i-push natin yung plastic. Tingnan mo. Ayan. Ganyan siya kanipis. Sa kapal pala niya, ganyan lang siya kakapal. Hindi siya makapal, hindi siya manipis. Tapos, lalagay natin yan dito sa ating tray kung saan natin siya iluluto. Diyan. Ganyan lang siya around. Ganyan lang siya. Gawin mo lang siya hanggang sa matapos mo. Napansin mo naman, medyo makapal siya. Ibalik mo ulit siya. Daanan mo ulit siya ng ganyan. Dito. Tapos, ganyan siya. I-cut natin. Sa pagtanggal natin, alalayan mo siya dyan. Tingin mo sabay push at sabay kuha. Yan yung texture niya. Yan yung thickness niya. Ganyan lang siya. Gawin lang natin lahat hanggang sa mapuno natin itong ating tray. Ganyan lang siya kadali. Yan na yung unang nagawa natin. Ulitin lang natin yung natira pa hanggang sa matapos tayo. Pwede mo rin siyang lagyan ng butas sa gitna para mas maganda kapag kalagyan natin ng palaman. Kung lalagyan natin siya ng palaman, mas maganda yung gagawa ka rin ng ganyan na may butas para makikita yung palaman natin. Meron akong ganyan na ginagamit ko siyang pambutas. Yan talaga yung hulmahan natin. Tapos ilagay mo lang siya sa gitna para yan yung mabubutas. Ganyan. Ganyan yung itsura niya. Ilagay mo siya, tapos ito sa gitna. Yan. Ganyan na siya. Iyan, maging ganyan siya. Pero hindi ko siya butasan lahat. Yan lang para ipakita ko lang sa inyo kung paano magbutas. Ayan, tapos na natin. Iluluto natin siya sa 160 na oven. Tapos na siya. Sure, 25 minutes, luto na siya. Uli, luto natin na siya ng 25 minutes. Kagaya yung nauna. 25 minutes uli. Ayan, tapos na uli yung ating, yan na yung ating binutasan. Yan na yung ating sabli. Ito na yung ating ginawa kahapon. Yan yung binutasan natin. Ilalagay lang natin dyan. Kaya ganyan na yung itsura niya pag with apricot jam. Yung homemade na apricot jam ko.